Sebantam chicken. Put. Good morning everyone, or magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon, nandito ako sa aking tabi ng aking malingding or star prot or garanatis. So, as you can see, ano na siya, hinog. So, ito matitesting ko if ever this is the garanatis or igalangan, kasi may dalawa itong version, itong klase na prutas. May maasim at saka yung matamis. So ito yung dalawang bunga niya. So itong isa hilaw pa, pero itong isa hinog na. So ito ang tatanggalin ko, tapos tikman ko kung anong lasa. Ito na. So it is ikuan, garanatis or star fruit. Hindi siya maasim, matamis siya. So itong na ano is maswerte ako. Tilawi. Pinatikman ko sa camera. Ay, kauna ng gisog apila. So, ano, ito ang pinakauna ko nagawa na mali bonsai materials, or patingin ko naging bonsai na siya kasi matanda na yung punuan. Dahil na-produce siya ng bunga, magandang tingnan. Pero itong form na ito, is hayaan ko na ito. Hindi ko nababaguhin because nagandahan ako sa kanya. So for this morning, ang i-share ko sa inyo yung mga iba-ibang klaseng bonsai materials ko na nakakaskid.
may half cascade, may full cascade, yun ang isi-share ko sa inyo. Tapos ipapakita ko rin sa inyo yung like this one here, mga paano ako nag-start nung maging cascade yung isang bonsai na matagal pang matapos for how many years pa. So yung mga cascade bonsai ko is I think isa o dalawa pa lang yung totally tapos na or ready or matawag na nating totoong bonsai na talaga siya. Pero yung iba, kailangan pa na paabutan ng matagal na panahon because may marami pang mga wire. So kailangan pa tanggalin yung wire tapos pa lakihin pa yung ano. So punta na tayo doon sa table para mapakita ko sa inyo yung ano ko mga cascade bonsai materials ko. So yung ang i-share ko for this morning, yung mga grabe doon na nahirapan ako sa paggawa, hindi ko ma-videohan because it's maraming mga lamok. So proceed na tayo doon sa table. So ito na yung mga nakolekta ko, mga cascade or bonsai materials na cascade. Yan. So mga around 12 o 13 ito yata. So ang isi-share ko sa inyo is yung paano ako nag-start dito then gaano kahaba ang proseso sa paggawa ko. So may mga iba na mas madali nila magawa pero sa akin matagal. So mag-start na tayo. Itong unang isi-share ko, itong pinakamatanda, isa sa matanda ko na tamarin. So marami ng damo dito sa ilalim. So it is a full cascade bonsai materials then na gumaganda na sana ito last how many months. Dayang inalutan ko, ginugupitan ko ang nangyari yung dahon niya hindi healthy. So pero ano siya, may mga bulaklak na lumabas dahil sa paggupit ko. So ito yung bulaklak niya, ano, bulaklak siya pero hindi siya healthy. So ito ang ano pag-alaga ng saan pa napailain. Oh, ito pa, may isa pa dito. Ito, may mga kaunti lang bulaklak. So ito ang pag-alaga ng mga bonsai materials. Kung tingnan mo dito sa baba, nakita niyo dito ako sa baba nagbi-video, is maganda siyang tingnan. Yan. So may mga angle na maganda siyang tingnan, may mga angle din naman pangit siyang tingnan. So this is my cascade bonsai tamarin. So lagay natin ito sa baba. Then, ito ang isi-share ko with the bonsai materials which is a podocarpus. So, itong podocarpus, ganda niyang ano, gawing cascade or kahit anong gusto mong form. So, kasi may lumalabas kagad yung mga marami mga sanga pero maghintay ka. So, this one, this is how I started. Hindi ko lang mapalapit yung camera then kasi walang tumutulong dito, ako lang isa. Yung wire ko is ano, I'm just using a recycle wire. So ibaon na lang ng kaunti para may parang foundation sa ilalim yung wire. Yan. So nag-start na ako magawa ng podocarpus na cascade because sa nakita ko maganda siya gawing ano cascade. So this one, kaya ito na ha. So tayo natin. So madali lang paggawa ng cascade, either half cascade or full cascade. So ang gawin mo na lang is same pa rin yung pagpili sa mga sanga, yung sa akin lang no. I do the left right hanggang pababa. So like this one, dalawa sila. So tanggalin ko itong isa. Then hahanap ako ng kasunod, depende sa agwat. So try ko na parang malapit na kaunti. So ito na pili ko na sanga na iiwan. Tapos this one here. So may tatlo. So ito na ang, so this is for demo purposes lang kasi it's wala akong ano
wire na bago, puro lang recycle. So dinudugtungan ko na lang. Then pagtanggal ng dahon nito, hindi na kailangang gupitin, ganyan mo na lang, oh. Matanggal na kaagad. Yan. So so, naibibent mo na, tapos itong sa kabila. So, ang starting nito, parang maglagay tayo ng, pwede nimo, maswat ng kamera na ipadula po, refocus na po para mausap ang maswat. Doon limo, balik na po talaga. Oh. Anak na, okay na. So, ito ang hindi ako maka-wire na masyado, pasensya na po na kasi mahaba itong proseso. So this is hopefully makadala itong wire na ginamit ko. So ako yung sa wire hindi ko masyadong pinano pini-perfect yung pag-wire niya kasi anyway tanggalin ko man yun. So, bali kailangan yan. So yung may mga ibang sanga na hindi mo pa sure, so iwanan lang muna, then after maka-decide ka na kung anong gagawin mo, this one here, so gagawin ko dito, iikot. So itong podocarpus, kahit hindi mo ano kanang kahit basa yung lupa niya, isa madali lang siyang ibibent. So magandang gawing na ano yung cascade, di katulad sa tugas bato na pag maano madali mag-crack. So this is for ano na starting pa muna. So yan, so hindi masyadong maganda. So ito ang the way how I made my cascade. Yan, starting pa lang ito, then after that ibalik naman ito sa wild. Then hayaang for how many months or how many years. So ito na ang nagawa po na podocarpus na cascade bonsai materials, pero hindi pa natapos. So, ayan, oh. Kung makita kung mapapokus lang yon. Oh. So, may mga yung parang temporary mga sanga. So, hindi ko lang muna kinuha. So, ito na siya. Then, yon. So, this is already around mga 2 years plus. Naglubo na, oh. So, matagal. Hinay kayo magtubo. And also, kaya yung kuto na lang itong usa. Here's also my other podocarpus. So, itong mga bonsai materials ko dito na cascade is mga around 30 plus. So, itong napalabas ko, mga 13 yata ito na lang o 12. So, this is also my another podocarpus. So, hindi mo basta matanggalan ito ng wire unless hindi mag-matured ito mga sanga kasi bumabalik sa pagka yung nabibent mo, mabalik, umistreet yan. So, iba yung itong podocarpus, not compared to the tugas bato na ano, sumama talaga siya. So, ang gawin mo lang isa yung mga unnecessary na mga dahon na nagtutubuan or mga sanga, yun ang tatanggalin. So, this is already for ano na matagal na ito, kaya dugay pag yun mahuman. So, another... Dito naman tayo sa nahirap ako dito. By the way pala, dito muna tayo sa sampalok. Balik tayo. So ito yung akala ko mamamatay na ito. Dalawa. So, ito ang sampalok na akala ko is mamamatay na. Then after tinanggalan ko siya ng dahon, then nilagyan ng abono, ayan nag-revive ulit. Tapos may
kasama pa nga Bulaklak. So, ako na lang lalapit sa camera because wala yung cameraman diri. So, hopefully makita. So, yan. Hopefully makita yung ano, Bulaklak. So, this is the Sampalok. So, ang gawin ko dito na lang is, as I said, na ipa-wild muna. So, mag-ano na lang kasi may mga... Nahuhulog na hino. So, may mga dahon tumahaba kahit saan pumunta. So, kakat ko na lang for temporary. Then, after that, wala pagod akong gunting. So, yun. Yun ang itsura. So, sa dami-dami ng mga ano ko dito, materials. Okay. Nahirapan ako sa pag-maintain. So, other one naman here, as napakita ko na ito sa inyo before. So, this is my Cascade microcarpa. So, walhon. So, dito yung front. So, yun ang itsura. So, hayaan ko lang ito siya mag-bloom. Kababago ko lang ito na gupitan, tapos I thought mag ano siya, sama na sa wire, tinanggalan ko, winawire ko naman ulit dahil nag-street man, wala man siya na sumama. So it need take a long time pala para pag maging ano ito, yung mag-steady na. And saan naman to? Tira. So after ma-share ko na sa inyo lahat ito, isa-isa naman ko ito na tatrabahuin, like putting a fertilizer, rewire or tanggal ng mga ibang dahon. So this is my kabagbago ko lang natapos na microcarpa bonsai materials, which is bago pa nagtubo yung mga dahon, pero naunahan pa siya sa mga sagbot or mga damo na tumutubo dito sa paligid. So kailangan itong tanggalin itong mga damo, because ito ang kumakain sa mga mineralis ng lupa na dapat sana sa bonsai materials mo. So yan. So this is yung nangyari nito is natumba man, nadapa siya. So ginawa ko na lang cascade. So ang formation nito is parang slanting siya. Tapos yung natumba siya doon sa kinalalagyan, nabasag yung pot. Kaya napalitan ito ng plastic pot. So, nangyari isa, para maganda man tingnan yung gawing cascade. So, yun. So, ibali, dalawa itong microcarpang cascade ko. Then, ano pa man eh. Then, I have here the, ito, wild lemon. Dami ng bunga. So, para sa akin, napakagandang tingnan. So, bali, isa lang itong wild lemon ko na cascade. Yan. So, try natin i-focus para makita nyo ng bunga gaano karami. So, yan o. So, makikita ninyo, mayroon pa dito sa likod. Try ko iikot. Yan. Kaya maganda siyang tingnan. Pasensya na ako sa paghawa ko ng camera kasi nahirapan. So, that is my wild lemon bonsai materials. Then, saan naman eh? Punta naman tayo dito sa tugas bato. So, itong tugas bato, bonsai materials, natapos na sana ito. So, after yung tinanggalan ko na lahat ng wire, sabi ko, ito na ang last na form niya, ito na ang pinaka-final. Ang nangyari sa nag-ibang isip ko, so, ang ginawa ko, instead ito, padala dito, binalik ko na lang doon, tapos sa ang formation ito before is left right, parang dito sa kabila. Ang ginagawa ko, yan, tingnan ninyo, it's a pitlock ladder na lang siya. Kasi mas nagagandahan ako sa ladder at saka itong pagbubunsay is a
kanya-kanya tayo ng disenyo. So ito ang nagustuhan ko na form. So at least satisfied ako sa ginawa ko. So hindi ko lang alam sa iba ng mga nanonood na mga kabonsai natin kung maggusto ba nila ng ganito nga form. And we have another. So itong dinishare ko sa inyo is ano, ito itatrabaho ko ito, ilagyan ng abono tapos balik doon. So another one here, maliit na cascade. So this cascade here is a maliit. Is a supposed to be, ibalik ko na lang niya mamaya. Ginawa ko kasi exposed rot. Oh. So this is a full cascade kasi may dugtong pa ito sa bababa. Ang nangyari, namatay. So yun ang, halimbawa, nagustuhan mo na yung form tapos biglang may mga namatay nga sanga. So ito ang nangyari, namatay yung dugtong sa ilalim kaya naging ganito na siya. So yung mga bonsai materials natin, pabago-bago yung form. Then also, sana manibutang dapit. I have another bonsai materials here, which is not, yung iba sabi na hindi pwede maging bonsai, pero pwede na siguro. So this is a kalipay. So as makikita ninyo, isa nag-iba na yung form. Wala na sa forma. So ang gawin ko is trim muna. Then after magsalingsing ito, then saka na i-wire ko na para makita ko kung ang itsura, ang ano ang forma. Pero hindi ko lang ma-video yung paggawa ko because mahaba-haba na yung mga na-video ko. Maka matambal na kayo manonood. So this is my kalipay bonsai materials na. Ang kalipay pwede din gawing bonsai or ano. So ginawa ko nito is para additional form. So ginawa kong cascade. So maganda ito for indoor. Kasi hindi parang pwede lahat. So naglulubunan na itong mga wire. Then I think I will be trimming this na. Then after that, subukan ko tanggalin itong wire na naglubon. Sa naman ibutang dapit. Then this is the second to the last. Pero may mga marami pa doon kaya hindi ko lang mabuhat lahat papunta dito. So this is my melindris. May malaki ako ng melindris doon sa kabila. So itong melindris, maganda siya dahil sa bulaklak at saka bunga. Saka mabango yung amoy ng bulaklak. Ang problema lang ito, isa hindi siya pareha sa ibang halaman na like Tugas Bato and Argao Taiwan na mapuno yung dahon yung area kung saan. Minsan lumaki yung dahon tapos mamatay yung sanga. So sa melindris isa nahihirapan ako sa paggawa dito ng bonsai. Pero maganda siya pag mamumulaklak at saka mamumunga. So this is for my melindris bonsai materials. And the last one here, it is my Chinese Holy Cascade. So, i-share ko na sa inyo ito days ago lang. Tapos, tinanggalan ko ng mga dahon. Ayan, mga around 1 week. Dami na naman, oh. Wala na naman sa form. So, itong pag-bonsai, lalo na kung marami ang mga bonsai materials nyo, hindi pwede na iwanan mo lang kung ilang weeks or ilang months, mag-iba talaga yung form. So ito na siya. Then, hindi ko lang mapakita sa inyo yung patrabaon ko dito kasi it's almost 9 o'clock na. Then, magkain muna ako ng tawag yun, almusal. Then after that, I will return siguro. Matapos ako dito pagtrabaho itong mga bonsai materials ko, mga around, siguro mga after lunch na siguro. So ito ang isa sa trabahuin ko, this my materials here, together with the others, yung kasamahan nila for this day. So hindi ko na mai-video yung pagtrabaho kasi mahaba ng proseso. So as this morning, ito lang masishare ko sa inyo all about my bonsai materials na may mga full cascades, may mga semi-cascades na bonsai materials. So, again, maraming salamat sa panonood. Have a nice day. God bless you all. Bye-bye.